Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video ay share ko po sa inyo yung paggawa ko ng aking binangkal or kabak kung tawagin sa aming probinsya. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman ang ating video at pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. Pasundan na lamang po yung ating video mula simula hanggang dulo. At ito na po yung ating unang ingredients. Ayan, maglagay tayo ng washed sugar. Balilista nyo na lamang po yung ating mga ingredients mga sangkay para hindi nyo makalimutan. Sunod ay asin. At naglagay na rin tayo ng 2 tablespoon na vanilla. At gagamit lamang tayo ng isang itlog. So yun mga sangkay, huwag kayo basa-basa magpa-fast forward para masundan nyo po ng tama ang ating paggawa ng binangkal. At naglagay na rin tayo ng margarine at tubig. So bali sa part na yun mga sangkay ay tunawin muna natin ng maayos yung ating nilagay na asukal tsaka asin. Yan, haluin muna natin maayos. Gumamit ako dyan ng wire whisk. Bali kung naghahanap kayo ng mga simpleng negosyo mga sangkay na mura lamang or maliit lamang na puhunan ay pwedeng-pwede po itong binangkal. Dahil ilang ingredients lamang ito mga sangkay. Pwede kayong gumawa kahit mga 1 kilo or kalahating kilo. Try nyo mga kalahating kilo kung sakaling kayo magsisimula. Pero syempre huwag nyo kakalimutan mag-costing kung sakaling gagawin yung pang negosyo. Pero kung merienda man mga sangkay ay pwedeng-pwede po. Kung gagawa kayo kahit mga 1/4 kilo, pwede po yan. Dahil madali lang naman magbawas dyan sa ating timpla dahil 1 kilo lamang yung ating timpla na gagawin dito sa ating video. Basta sundan nyo lamang po ng maayos yung ating procedure at double check nyo po yung mga ingredients na inyong ilalagay kung sakaling kayo ay gagawa para po maiwasan natin yung pagkakamali dahil alam naman natin na napakamahal ang ingredients. Sayang naman kung tayo ay magkakamali. Next step, so bali pag nahalo na natin ng maayos, natuno na natin yung asukal at saka yung asin, ilagay na natin yung ating harina. Yan yung ating harina mga sangkay, 1 kilo at naglagay tayo ng baking powder. So bali haluin muna natin yung harina at saka yung baking powder at saka haluin na natin lahat, bubuuhin lamang natin. So bali itong ating binangkal nga pala mga sangkay, hindi na natin ito gagamitan ng roller. Diretso na to, parang cookies mixture lang to mga sangkay, hindi to yung ibang binangkal na parang duya to yung ginagawa nila doon. So bali itong ating binangkal is para siyang cookies. Yan, bubuuhin mo lang siya at pupormahin nyo na yan kagad pag nabuo nyo na. Yan, ganyan lamang po yung pagmamasa natin ng ating binangkal. So, sundan nyo na lamang po nasa video mga sangkay, gayahin nyo na lamang po kung paano ko bubuuhin or paano buuhin itong ating binangkal. Bali, napakadali lamang po ng ating paggawa ng binangkal mga sangkay. So yan, bali sa planggana na yan, isisimutin po natin lahat yan. Gagamitan natin ng plastic scraper para maisama natin lahat yung nakadikit dyan sa may planggana. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking mga sangkay, ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel, Marchil TV po sa YT channel. Marami na po akong naka-upload na video about baking. Sana po ay makatulong po sa inyo ang mga video na yun. At dito sa part na to mga sangkay, kung sakaling na halo nyo na ng maayos, ayan, kung mapapansin nyo, iniipon na po natin lahat ng ating masa. So ayan, bali, sisimulan na natin ngayon ang pagkat ng ating binangkal. So ayan, bali, sa pagkat natin yan is babastunin ko muna. Yan yung aking pamamaraan mga sangkay para mas mabilis kong makat itong ating binangkal. Bali, babastunin ko muna siya. Kailangan pantay siya yung pagbaston nyo para pag inyo nang pinutol is pare-parehas po ang laki. Yan, bali 26 grams po yung aking bawat isang binangkal. So ayan, kung sakaling gusto nyong pantay-pantay po lahat talaga, walang malaki or walang mas mabigat, ay pwede pong timbangin nyo lahat. Yun nga lang, may katagalan nga po kung lahat ay inyong titimbangin. So ayan, bali kung sakaling sanay naman po kayo or tansyado nyo na yung laki, ay ganyan na lang po yung prosesong gawin ninyo. Bastunin nyo lang at ikat nyo na. So, bali, dapat ang pagbasto nyo is pantay yung taba or laki. Yan, kagaya nyan. Maglagay lamang kayo ng extra harina or pulbo sa ating lamesa para pag nagbaston kayo ay hindi po didikit yung ating mixture ng ating binangkal dyan sa ating lamesa. So yan, kung mapapansin nyo, hindi ko na tinitimbang isa-isa. Yan. Kasi mas tatagal tayo kung lahat ay titimbangin natin. At ayun mga sangkay, kung sakaling gagayahin nyo or gagawa kayo ng binangkal, itong recipe ang gamit nyo, ay sundan nyo lamang po ng maayos yung aking paggawa ng binangkal at double check nyo po yung mga ingredients na inyong ilalagay para po maiwasan po ang pagkakamali. Maiksi lamang po ang video na ito mga sangkay.
Huwag pong basta-basta magpa-fast forward dahil ang bawat video na inyong mapapanood ay napakahalaga po. At ayan, bali meron tayong natira. Ayan, mga hindi siya umabot ng 26 grams. Bali, nilagay ko na lamang po sa iba. Sinama ko na lang dahil sayang din naman. So, bali, nakagawa tayo ng 76 piraso na binangkal sa ating 1 kilo na harina. So, ayan, bali, next step natin ay meron tayong, ayan, malinis na tray. Meron tayong linga at meron tayong tubig. So, bali, una ay babasain natin yung ating palad at bilugin natin itong ating mixture ng linga, itong ating kinat, at ilagay po natin sa linga. So, ganyan po yung ating paglalagay ng linga. Mga sangkay, basain nyo muna ang inyong mixture ng binangkal bago nyo ilagay sa linga. Napakahalaga po niya, mga sangkay, para po dumikit ang linga. Kasi po kung hindi nyo babasain yung ating mixture ng binangkal, diretsong lagay sa ating linga, ay hindi po magandang kapit ng linga dito sa ating binangkal. Pag linagay nyo po yan sa mantika or linuto nyo na, ay maglalaglagan po yan, hihiwalay po yan sa inyong binangkal itong ating linga. Kaya kailangan po natin basain bago natin ilagay sa ating linga. Okay? Yan, pag nabalot nyo na ng linga, mga sangkay, bilugin nyo ulit at ilagay nyo na sa malinis na tray. Kung mapapansin nyo, mga sangkay, pag nabilog na, ay nilalagay ko na sa isang malinis na tray. So, yan, ganyan lamang po kasimple yung ating paglalagay ng linga. Huwag kakalimutan yan, mga sangkay, napakahalaga po yan. Dahil yung ibang gumagawa niyan, mga sangkay, nagre-reklamo bakit daw nauubos yung linga kapag nagluluto na sila. Naglalaglagan po, nawawala yung linga sa kanilang binangkal. Kaya laging paalala sa inyo, mga sangkay, sa tuwing kayo ay manonood ng video at gagayahin niyo yung recipe, ay huwag po kayong basa-basa magpa-fast forward dahil napakahalaga po na ang video yung inyong napapanood. At kapag nalagyan niyo na ng linga lahat, mga sangkay, ay pwede na po kagad natin yan isalang sa mainit na mantika. Inuulit ko, isalang niyo po sa mainit na mantika. At dyan sa video na yun, mga sangkay, isang testing ako ng isa kung mainit na ba. Yan, kung makikita nyo, di ba, kumukulo na. Yan, tuloy nyo na po ang pagsalang ng ating binangkal. Bakit nga ba kailangan mainit yung ating mantika bago isalang? Para po hindi sumipsip ng mantika itong ating binangkal. Dahil kung isasalang nyo siya na hindi pa masyadong mainit yung mantika nyo, ay sisipsip po yan ng mantika. Magiging mamantika po ang inyong binangkal. Nakaka-utakainin yan kasi mamantika yan pag sumipsip ng mantika yan. At bukod doon, malakas sa mantika, magastos sa mantika. Kaya kailangan po ay mainit po dapat ang mantika bago nyo isalang ang binangkal. So wag nyo mga palang dadamihan masyado, mga sangkay, ang pagsasalang ng binangkal ha, para makabiyak po ng maganda or makakrak po ng maganda ang ating binangkal. Kailangan may space po siya kasi ano pa yan eh, lalaki pa yan at magkakrak yan sila. Magsisiksikan yan kung sakaling sobrang dami ang inyong ilalagay at mawawala na sa forma. Kung sakaling sila ay magsisiksikan na, hindi na maganda yung pagkakabiak niya. Tayan, kung mapapansin nyo, mga sangkay, is binabaliktad ko, di ba? Yan, kailangan pag nag-golden brown na yung kabila, ay baliktarin nyo na po para yung kabilang side naman ang inyong mapapula. Ganyan lamang po yung ating pagluluto ng ating binangkal. Siyempre, mag-iingat po kayo dahil sobrang init po niyan, mantika yan, kumukulong mantika. Ingat po kayo na kayo ay hindi matalsikan or paisaw-saw ang inyong daliri dyan sa mantika dahil napaka-init po niyan. Kung nagustuhan mo naman ang video na to, ay paki-like at share mo ng ating video, mga sangkay, ha, huwag kakalimutan. At paki-subscribe na rin po kung sakaling ko ay hindi pa nakapag-subscribe. At kung sakaling naging pantay ng kulay ng inyong binangkal, ay pwede nyo pong alisin sa mantika, mga sangkay. Ayan, kung mapapansin nyo, naalis na natin yung ating niluto na binangkal. So ganyan lamang po kasimple ang ating pagluluto ng binangkal. Simpleng step lang, mga sangkay, kayang-kaya nyo gawin yan. Sana ay magawa nyo, makatulong sa inyo. At makapagsimula kayo kahit na maliit na negosyo or extra income nyo, mga sangkay. Walang kailangan na makina, hindi nyo kailangan ng oven, makakagawa kayo ng binangkal. So ganyan lamang po yung ating recipe ng binangkal. Crunchy binangkal po, mga sangkay. At ayan, kung mapapansin nyo, mayroon mga laglag na linga dyan sa mantika. E normal lamang po yan na may maiwan po dyan na linga. Ang hindi po normal dyan is kung maubos po yung linga na inyong nilagay sa inyong binangkal. At ayan, kung nasundan mo yung ating step ng paggawa nitong ating binangkal or kabak, ay ano pa hinihintay mo, simulan mo na, try mo na itong ating recipe, mga sangkay. Napakasarap at napaka-crunchy nitong ating binangkal. Siyempre, papalamigin muna natin yan bago natin ilagay sa ating estante or bago natin i-display. At hanggang dito na lamang po yung ating video. Ayan na po yung ating finished product ng ating kabak or binangkal. Sana po ay makatulong sa inyong video na to. Salamat po sa panonood. At lubos din po ako nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. At syempre, kapag tayo ay gumawa at kapag naluto na natin, hindi pwedeng hindi natin titikman itong ating
gawa. Siyempre, kailangan natin tikman yan kung ano nga ba ang lasa ng ating nagawang tinapay. Try natin kung talagang crunchy nga. Ayos, hanggang dito na lamang po. Bye-bye!